Hello mga kasaludo, magandang araw sa ating lahat. Panibagong araw at panibagong video na naman ho ang ating gagawin today. So mga kasaludo, una humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. So bago ulit tayo nakapag-vlog, gumawa ng videos no, pertaining sa mga importanteng bagay na dapat natin pag-usapan, lalo na doon sa ating mga actually regular viewers no, yung ating mga aspiring. At humihingi rin ako sa inyo mga kasaludo ng pasensya, hindi natin nasasagot yung mga comment kuminsan ng ating mga aspiring no, doon sa ating mga videos, dahil nabisi tayo ng gusto. So mga kasaludo, today gusto ko hong sumagot ng mga random question na aking naalala no, impronto, kasi oh, wala akong isang cellphone, so hindi ko mabasa yung mga comment ninyo. So sasagot ako ayon dun sa aking mga na-scroll na mga tanong ng ating mga aspiring soldier. So mga kasaludo, lalo na doon sa mga bago na ating mga viewers no, humihingi po ako ng inyong suporta no, paki-subscribe, tapos paki-like, and share na rin po sa inyong mga kaibigan, mga kabataan na gustong magkaroon ng idea sa mga usaping pag-apply no, sa militar. So mga kasaludo, bago tayo magsimula sa ating content today, sa ating mga answer question, papasukin muna natin po ang ating intro. So ayan mga kasaludo, bali proceed na po tayo dun sa ating mga pag-uusapan sa vlog na ito. So bago ang lahat mga kasaludo, gusto ko pong i-promote sa inyo no, humihingi uli ako ng suporta sa ating kulang-kulang sa ating 10,000 subscriber, sa ating 10,000 subscriber no, pakisuportahan po yung aking senior si Sergeant Compisto, yung kanyang YouTube channel, yung Remy o Remy TV, yung Romeo Eco Mike Alpha Yankee TV. Bahala na kayo sa pronunciation kung Remy yon. So ayan mga kasuludo no, bali pakisuportahan po yung YouTube channel ni Remy TV o Remy TV, depende na po sa inyong kung anong pronunciation, yung Romeo Eco Mike Alpha Yankee TV, yun po ang kanyang YouTube channel. Paki-subscribe, subaybayan ang kanyang mga videos no. So mga kasaludo, proceed na po tayo doon sa ating topic na sasagot tayo ng ilan ng mga question, mga tanong ng ating mga aspiring, dating aspiring soldier sa ating YouTube channel. So before that, siyempre copy muna tayo mga kasaludo. So ayan mga kasaludo, medyo maingay po yung background dati. May naririnig po kayong uni-uni. Maingay yan po yung kawayan dito sa likod ko. So pagpasensya nyo na, hope na klaro, loud and clear yung ating audio, ganun din po yung video. So proceed na po tayo dun sa mga iba't ibang mga tanong. Tinatanong ng ilang ating mga aspiring kung yung tato po ba daw kahit maliit ay bawal no? Tinatanong nila, pwede po ba yun maliit? So mga kasaludo, nung ako po ay nag-apply sa Army, lalo na yung unit ng 51st Engineering Brigade, base po sa aking observasyon, dahil kami po ay sabay-sabay naman pong nag-undergo ng physical and medical exam. So kahit po maliit ay pinapatanggal po yan ng ating mga doktor na in charge po sa kanila doon sa ating physical. So pinapatanggal po talaga, pinapasunog, pinaparemove, pinapaliser,
sa anong paraan na pwede ho matanggal yung inyong tato kung gusto nyo po talagang pumasok sa pagsusundalo. Kimalaki, kimaliit, kitoldok, basta halata. Alam nyo na rin naman yan sa inyong mga sarili, mga kasaludo, na halata o hindi yung inyong mga tato. So kung alam nyo nang ito'y halata, ipatanggal nyo na bago kayo mag-apply para hindi na kayo mahirapan pagdating sa processing ng inyong pag-apply. So ito, we are talking mga kasaludo no, sa ating mga regular applicant. Ngayon may nagtanong naman po mga kasaludo na isang aspiring, sir, paano kung kapgo na may tato, okay lang mag-apply? Actually mga kasaludo, gusto ko lang nasasabi kong separate explanation kasi yung kapgo po, although hindi naman siya mga regular katulad regular soldier, sila po ay citizens, parang volunteered na maging extension ng ating mga regular para maprotektahan ang ating bansa. Kasi ang kapgo po, kung saan po sila bilong area, yun po yung ang kanilang nagiging binabantayan. So yung kapgo mga kasaludo, base ito sa aking personal na alam kasi may nakasama rin po kaming kapgo nung una na nag-operate po kami nung nagkaroon kami po ng security assistance doon sa farm to market road na project po ng engineering. May mga kasama naman po akong may tato na kapgo po, kapgo. Iba po yung mga regular soldier, yung tropa compared doon sa kapgo. Although same uniform, ang sa kapgo po, allowance po kasi yung kanilang tinatanggap mula sa ating gobyerno. Hindi po sila talagang kumbaga monthly salary. Basta alam nyo na po yun mga kasaludo, yun po ay sa kapgo may nakita po akong may tato. So meaning siguro pwede kung kapgo, no? So to make it clear mga kasaludo, pag ikaw yung regular applicant ng Philippine Army ay bawal po talaga yung tato, kimaliit, kimalaki. Kung kapgo naman, maaaring pwede kasi nakita ko po yung tropa ng kapgo ay may tato. Hindi ko alam kung before na after ng training siya nagpatato. Hindi ko na rin po na question. Sa amin kasi mas regular, kahit after ng training, kuminsan pinagbabawal po yun, yung tattooing sa katawan, no? So, ayun mga kasaludo, no? Maliwanag po doon, maliwanag po na nasagot po natin yung regarding sa tattoo. Ngayon, may nakapagtanong naman yung regarding sa mata. Yung siguro, parang banlag siguro yung mata. Banlag, alam yung banlag, yung parang duling, pero hindi naman totally duling. Alam nyo mga kasaludo, one, kasi mayroong tinatawag na eye test doon sa bilong siya doon sa ENT. Hindi ako magkamali. Ears, tainga, eyes, nose, sakatang. Doon po, i-examine lahat yan. Kung yung mata nyo makapasok doon sa requirements ng AFP na may pinapabasa sa inyo mga small letter, kung mabasa nyo naman yun, yung mga color coding, kahit naman siguro banlag, pasado naman. Banlag, parang duling pero hindi, no? Yung parang banlag, parang duling pero hindi. Pero pag duling mga kasaludo, pag duling talaga, yung duling, yung ito, isa sa normal na pananaw ng tao, pag dalawang paningin, yan po ay mahigpit, bagsak po, bagsak, kasi duling eh. Hindi naman sa may discrimination, pero mahirap po yun pagdating sa aktual na trabaho. Kung halimbawa doon ka na sa field, baka ikaw ang madisgrasya o ikaw ang makadisgrasya. So yun, no, mga kasaludo,
Bali, yung regarding sa tattooing at sa mata ay nasagot na po natin. Ngayon, regarding naman dun sa ikaw, uulitin ko lang, actually, yung mga videos na po tayo mga kasaludo, previous, na pinapaliwanag natin sa mga na ikaw, los-los. Yung ikaw po mga kasaludo, sa mga babae, yan po ay hindi bawal kahit may butas. Pero sa lalaki, yun po ay hindi normal na may butas ang tainga ang mga lalaki. Kaya maliit, bawal po yan. Unless, mga kasaludo, ipapatahi mo po talaga yan. Kasi, isasuggest naman sa iyo yan ng doktor. So, ayun mga kasaludo, yung regarding naman po sa tainga, normal sa babae na may butas ang tainga, pwede po yun. Hindi yun ibabagsak. Unless, natinadtan mo natin yung tainga mo. One, halimbawa, one, butas sa taas, dito sa gitna, pinurog-purog mo, aba. Isa lang ang may butas dapat yan. Ipapatahin mo yung iba. Hindi na po normal yun. Kalayawan na yun. Sa lalaki naman mga kasaludo, kung alin mo ang may butas, isasuggest naman sa iyo yan ng unit o kung sinong nag-undergo sa iyo sa physical, ipapatahi po yan sa iyo bago pipirmahan yung clearance mo kung ikaw ay cleared na. Ibig sabihin, pinatahi mo na yung butas sa tainga mo, cleared ka na. So ayan, so di tatlo na yung nasagot natin, ano mga kasaludo, regarding doon sa tato, regarding doon sa mata, at regarding naman doon sa tainga. So ngayon, regarding naman sa ngipin, may mga nagtatanong kung halimbawa daw may bungal, sira yung ngipin, pwede po ba yun? Pwede yun, unless na huwag mo lang ubusin to yung ngipin mo. Hindi ko alam kung may minimum requirement ba yan ang tawag ng yung army, kung ilan lang ngipin dapat ang kumbaga sira yung pustiso. Sa akin kasi mga kasaludo, ang sira ng ngipin ko, ayun o, dalawa, isa siguro mga pito o walo. Ayun mga kasaludo, isasuggest naman sa iyo ng taga dentist o taga dental ng Philippine Army na ipapapustiso mo yung ngipin na sira o yung kung sa kuyo nun bingaw walang ngipin, papapustiso mo. Pero isasuggest po nila kung anong klaseng pustiso, kasi pag sa training center ka na, mahirap naman na matanggal-tanggal yung mga pustiso mo, kasi lalabas talaga ang dila mo, lalo na doon sa mga exercises na gagawin. So isasuggest kung anong pustisong matibay at pang matagalan, maganda. Sa amin kasi sa dati sa army, yung metal. Ito, metal to dati. Tinanggal ko lang yung pustisong may metal yung gilid para mas matibay yung kanyang kapit sa ibang parte ng ngipin. Kaya matibay. Ito naman, mayroon ako dito. Yan po ay hindi... Naka-jacket po yan. Kumbaga, naka-fix. Hindi po yan natatanggal. So, yun mga kasaludo. Kung sira ang ngipin, ipaayos, ipatanggal, ipapustiso kung ano ang suggestion ng taga army. So yun lamang mga kasaludo ang ating videos na ating ginawa today. Hope na mabigay linaw doon sa ating mga aspiring soldier. So maraming salamat po sa pagtagkilik sa ating mga video. God bless, bye bye.